Atin pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Book of Colossians. So if you have Bibles with you, please turn to Colossians chapter 3. At hayaan niyo pong basahin ko beginning verse 12 up to verse 17. Colossians 3, beginning verse 12. Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you must also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything great together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ, Jesus giving thanks to God the Father through Him. But ang focus po ng ating pag-aaral ay ang verse 12 lamang. At tayo po ay manalangin at tumingin muli ng tulong sa Diyos. Let's pray. Po aming dakilang Diyos, tulad po ng aming inawit kanina, you are the searcher of our hearts. And you know everything, Panginoon, na tumatakbo sa aming isip, sa aming puso, mga bagay, Panginoon, na madaling makapag-distract sa amin. Kaya, O Diyos, kami ay nagsusumamo sa inyo. Kami po ay inyong tulungan at gabayan at bigyan ng kalakasan. Geared up the loins of our minds, Panginoon, so that we would be ready to receive your word. Thank you, Lord, for the blessing and another privilege, Panginoon, to hear your words. And we pray, Lord, that we would not just be a listeners of your words, but doers of it. Tulungan niyo po ang mensahero ng inyong salita ngayong umaga sa kanya pong physical na kainaan. Kayo po ang patuloy na kanyang maging kalakasan. Pagkalooban niyo po kami ng pag-iisip, Panginoon, na nakafocus sa inyong mga salita sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa Colossians 3, which the application section of this book, ay nakita natin kung ano ang marapat na gawi ng ating buhay bilang mananampalataya. In the light of what happened to us in Christ Jesus, that we are now dead to sin and have union with Christ and raised to new life, ang buhay natin ay marapat iba na sa sanlibutan at sa buhay natin noon nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, which was a life in Adam characterized by sin and death. At nagsimula si Pablo in a negative way sa kanyang exhortation dito na sinasabi sa atin that yung sins must be put off sa ating buhay, tulad ng sexual sins, covetousness, sinful anger, and evil speech. Now, sa susunod nating mga pag-aaral, ay titignan natin naman yung mga positive na panawagan ni Pablo para sa mga believers. And that is, there are virtues and graces na marapat nating binibihes o pinuput on bilang mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. But today, gusto ko munang mag-focus tayo sa tatlong titles o pagkakakilanlan na binanggit ni Pablo dito para sa mga believers. Now, these identifications given to the believers are so great and beautiful na hindi lang natin dapat ito just to skim over at lagpasan lang natin. These are descriptions of the believers that worth studying. Sinabi ng isang manunulat, si Kent Yu, sabi niya, "The apostle began a new section with a welcome
and a suiting description of the believers, God's chosen ones, holy and beloved. What is remarkable is that each of these three titles was an honored Old Testament affiliation for Israel. At kung titignan daw natin, yung tatlong ginamit dito na titles ay ginamit din sa mga tao sa bayan ng Israel sa Lumang Tipan. Sabi niya pa, these Colossian believers now wore this title with all its privileges and rights. And what a rich array of titles. These opulent appellations were meant to suit the Colossian believers' gentle Christian hearts and prepare them for the great putting on that was immediately commanded. Now, hindi lang ito basta parang term of endearment para sa mga believers in Colossae, but this is how God regards the believers in Colossae. At kung ikaw ay mananampalataya, ito rin ang turing sa iyo ng Diyos. Ito ang titles with its privileges that you have if you are in Christ. And so, ito ang ating tatalakayin, yung pagkakakilala, the believers' identification, and there are three headings that we will consider and very obvious kung ano yung tatlo na yon. And let me put it in this way. First, God's chosen ones. Secondly, God's holy ones. And lastly, God's beloved ones. So first of all, God's chosen ones. So in the New King James, if you are using the New King James, the elect of God. So let us consider four basic questions. What, who, and when, and why? So first of all, what is to be chosen mean? Or what is election mean? Sa binanggit dito. Yung salitang ito, yung chosen or election, ekletos in the Greek, is basically mean to select or to pick out for oneself. So literally, ang ginamit ay the called out ones or chosen out ones. Kaya nga, dito din natin hinango yung salitang ekklesia. Diba? In the church, the called out ones. And so the idea is may pinili ka para sa iyong sarili. You selected out of a large number. Now, halimbawa, diba, sa government election, diba, out of number of candidates, you pick one or more for yourself. And that's the basic meaning of to choose. It means to select or to pick out for oneself. At dahil mananampalataya, ang kausap dito ni Pablo at dinidescribe ni Pablo, sinasabi niya na sila ay pinili para sa kaligtasan. Sila ay pinili para sa Panginoon at sa kanyang layunin. Now, the next question is who? Who selects or who elects? The obvious answer ay walang iba kundi ang Diyos. The election of God. And in the book of Ephesians, chapter 1, very specific na sinasabi sa atin na ang Diyos Ama, God the Father, ang pumili sa mga mananampalataya para sa kaligtasan in Christ Jesus. In Ephesians 3, verse 3 and following, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, blameless before Him. At ine-emphasize ng salitang election dito, at maging sa ating text, that it is God's action, it is God who does the choosing. At marami pang verses sa salita ng Diyos, kung saan makikita natin na ine-emphasize that it is God who does the choosing for people to salvation. Now, sa ating panahon at sa ating bansa, madaming allergic sa term na elect. But this word ay ginagamit ng Bible.
Example, in Romans 8:33, very popular sa atin, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Here again, di ba, we see the phrase elect or chosen that emphasizes it is God who chose them and they are His own. In Matthew 24 verse 30 says, tumutukoy sa pagbabalik muli ng Son of Man ang ating Panginoong Jesus, it says, then will appear in heaven the sign of Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the power and great glory, and He will send out His angels with a loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds and from one end of heaven to another. And so pagdating ng Panginoong Jesus, sino ang kanyang kukunin? Sino ang kanyang ililigtas? Ililigtas niya ang kanyang mga elect, ang kanyang mga pinili. So it is God who does the electing. Now, sa ating panahon, ay maraming allergic sa katotohanan na yan. May pinili ang Diyos out of multitudes of people para sa kaligtasan? At ang iba ay hindi? But ganito ang pagkagamit ng salitang elect in the Bible? God chose people for Himself and others are not. To use the words of Paul in Romans 9:15, for He says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Now, of course, by experience, tayo ang pumili sa Diyos. Tayo ang nanampalataya sa Panginoon at naligtas. But even that our willingness to choose, our faith in Him ay kanyang kaloob sa atin na mga patay sa kasalanan at walang kakayanang piliin ang Diyos. Simply stating, we are able to choose God, we're able to believe in God because He first worked in our hearts. He changed our hearts by His choosing of us for salvation in Christ Jesus. We're able to experience the spiritual blessings. Kasama dyan ang pagtitiwala natin kay Jesus. At ang pagpili ng Diyos sa atin sa kaligtasan, as we shall see, ay hindi nakabase dahil nakita na ng Diyos sa hinaharap na mananampalataya tayo sa Kanya. Kaya Niya tayo pinili. Hindi ganon ang concept ng election in the Bible. O dili kaya na ang Diyos, that there is something glorious na magagawa natin para sa Diyos, kaya pinili Niya tayo. No. According to the Bible, in Ephesians 1:5, it is according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace which He has blessed us in the Beloved. In other words, ang pagpili sa atin ng Diyos sa kaligtasan ay ayon sa sariling pagpapasya ng Diyos at para sa kapurihan ng Kanyang biyaya. Why? To the praise of His glorious grace. Dahil kailanman hindi natin deserve ang piliin ng Diyos sa kaligtasan. We should have been belong sa mga tao na naglalakad patungo sa kaparusahan, sa impyerno dahil sa ating kasalanan. But God chose you to salvation. And so it is God who does the choosing for salvation and not man. Now the next question is, who are God's chosen ones? Eh, sino ba yung mga pinili ng Diyos? Let's first look at their characteristic. Anong klaseng mga tao ang mga pinili ng Diyos sa kaligtasan? Pinili ba sila ng Diyos because they are the best of the best? Pinili ba ng Diyos sila dahil sila ay malalakas, dahil sila ay matatalino at mahuhusay? No.
In 1 Corinthians 1, verse 26 and following, it says, "For consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the worldly standards. Not many were powerful. Not many were noble birth. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God." E gantong klaseng tao ang pinili ng Diyos sa kaligtasan. Una sa lahat, sila ay mga makasalanan. But also, they are weak, considered foolish in the world. Those who are low and despised by the world. Why chose this kind of people? So that walang sino man ang magyayabang. Walang sino man ang magsasabing, pinili ako ng Diyos dahil nakita na niya na magaling ako, matalino ako, mahusay ako, or gagamitin ako ng Diyos na makapangyarihan. No, God delights to choose the weak, the lowly ones, mga taong sa mata ng mundo ay walang kwenta at mangmang. Ganyang klaseng tao ang pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Eh, hindi ba totoo ito maging sa pagpili ng Diyos sa lumang tipan? Specifically sa bayan ng Israel, di ba? Sinabi niya sa Deuteronomy 7, "For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of the peoples who are on the face of the earth." Now, bakit sila pinili ng Diyos? Was it dahil superior silang bansa kesa sa iba? Dahil ba mas madaming matalino sa kanila kesa sa iba? Dahil ba mas matuwid sila kesa sa ibang bansa? O dili kaya dahil mahusay sila sa pakikipaglaban? Kung bakit sila pinili ng Diyos? No, it says in verse 7, "It was not because of you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of the peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers." You see, God delights to choose not the mighty, not the righteous, for there's none, but sinners, weak, ordinary men and women. Now, before we move to the next question, tanungin natin muna, paano natin malalaman kung sino ang pinili ng Diyos? Paano natin malalaman kung sino ang elect ng Diyos? Merong biruan nun, di ba? Eh, kapag daw merong E sa noo, elect. O kaya, dahil Pinoy, dapat letter P, pinili. Kapag ba merong nagliliwanag yata itong tao ito, medyo may halo, no? Pinili ito ng Diyos. Look at 1 Thessalonians 1, 4 to 5. 1 Thessalonians 1, 4 to 5. Sinabi sa ESV, "For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you." Paano nalaman yun ni Pablo? "Because our gospel came to you, not only in word, but also in power, and in the Holy Spirit, and with full conviction." And in verse 6, "And you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit." E paano nalaman ni Pablo? They are beloved at chosen, pinili ng Diyos. Dahil ba merong access si Pablo sa eternal decree ng Diyos? No, he said, "Our gospel came to you in power, in the Holy Spirit, and with full conviction." At nagresult yan, that they received the word. At pagbabago sa kanilang buhay. In other words, these believers believe the gospel message preached to them by the power of the Holy Spirit. And my point is this, one of the signs that you are one of God's elect is you believe the gospel. That you have faith in Christ Jesus.
Paano mo malalaman na pinili ka ng Diyos sa kaligtasan? Simply, kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus. Sa mensahe ng Ebanghelyo at merong pagbabagong nangyari sa iyong buhay, tulad ng pinag-aralan natin, you are renewed and being renewed to be confirmed in the image of Christ. But here in Thessalonians, sinabi ni Pablo, you became imitators of us and of the Lord with the joy of the Holy Spirit. Now that leads us to the next question, when the Lord chose the believers. Again, if you would turn in Ephesians 1, dito makikita natin ang sagot. It says in verse 4, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In other words, bago palikain ng Diyos ang heavens and the earth, the mountains and the seas, the animals and all creation, God chose people for Himself and for salvation. Now, I remember nung una kong encounter sa doctrine na ito, yung God's election. At first, ang tanong ko, nasa Bible ba yan? Nasa Bible ba yung doctrine of election? Then, na-confirm ko na tinuturo ng salita ng Diyos. But then, when I studied about this and heard about this more, I was confused and even angry. Dahil ang tanong ko, ang unfair ng Panginoon kung gagawin niyang merong piliin sa kaligtasan at ang iba ay hindi. But then I found myself like a person arguing with Paul in Romans 9:19. You will say to me then, why does he still find fault? For you can resist his will. But who are you, O man, to answer back to God? Will what is molded says to its molder, why have you made me like this? Then I realized sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kung gusto kong maging fair sa akin ng Panginoon, I should be in hell. Do you want fairness? Really? No, you don't want fairness. You want mercy. I should be in hell dahil sa aking kasalanan, dahil sa aking pagiging totally depraved. I don't want fairness. I need mercy. Then sa pagdipas ng panahon at pag-aaral ng salita ng Diyos, ang doctrine of election became so precious to me. At ang naging tanong ko na, with amazement to God's grace, Lord, bakit ako ang iyong pinili? Or to use the words of our hymn, why was I made to hear thy voice and enter while there's room? When thousands make a wretched choice and rather starve than come, each of us cry with thankful tongues, Lord, why was I a guest? Lord, why was I elect? And that, brethren, ang malapat na dulot ng doctrine of election sa ating buhay. Amazement to God's grace, adoration to God's mercy, and worship to God who is loving and gracious. Dahil kung di ako pinili ng Diyos, I'm still lost and heading to hell. If God did not choose me and you and me and set His love for you and me, ay mananatili tayo sa kasalanan at patungo sa kapahamakan. But God in His mercy chose us to be His own and granted us all the spiritual blessings in the heavenly places. Oh, praise the Lord! Now, kumpara sa iba, the doctrine of election is a matter of controversy and even argument. But in the Bible, the doctrine of election is a matter of worship.
Paul bursts out with praise in Ephesians 1. Blessed be the God of our Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ. And that should be our response, brethren, knowing in Christ Jesus, we are God's chosen ones. Eh, marapat tayong maging mapagpasalamat. Knowing God set His love for you and chose you na maging bahagi na matanggap ang lahat ng espiritual na pagpapala. Gratefulness and humility, brethren, ang marapat resulta ng pinanghahawakan nating doctrine of election at hindi kayabangan. Hindi pangmamata sa iba. And if that's your attitude kahit hanggang sa ngayon, and you say you embrace the doctrine of election, if your attitude is pride and without humility, and you say you embrace the doctrine of election, you don't understand that doctrine. Kaya nga, di ba, nauso na yung tinatawag na cage stage. Yung mga masyadong may init sa doktrina, sa masyadong mayabang, eh, kailangan nyo muna ikulong. Because you will hurt first yourself and you will hurt others because hindi balance ang panghawak nyo sa doktrina. At lalong nakakamangha dito when we answer the question, why? Bakit tayo pinili ng Diyos? Ano ang purpose niya? And again, the answer is in Ephesians 1:4. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace. In other words, pinili tayo ng Diyos para tayo ay maligtas sa pagkakasala upang tayo ng mga unrighteous ay maging righteous and blameless before Him. He chose us for Himself. At sinabi pa ni Pablo, to the praise of His glorious grace. Para maiangat ng husto ang biyaya, ang katangian ng Diyos at sa Kanya mabigay ang lahat ng papuri at pasasalamat na nararapat sa Kanya mula sa Kanyang mga niligtas. And so, kung ikaw ay mananampalataya, napakagandang description, di ba? Sinabi ni Pablo sa ating text, ang iyong pagkakakilanlan, ikaw ay pinili ng Diyos. God's chosen ones. And that should not lead us from pride, but gratefulness and humility. Dahil tangi lamang sa biyaya ng Diyos kung bakit ka napasama sa mga pinili niya para sa kaligtasan. Now, that leads us to another word na nagde-describe sa mga believers. Not only they are God's chosen ones, but also, as I praise it, God's holy ones. Mga pinabanal ng Diyos. Sinabi sa ating text, put on then as God's chosen, God's chosen ones, holy. Now, yung salitang holy or saints, hagios in the Greek, it basically means set apart. No, hiniwalay. We already encountered this word sa chapter 1 verse 1 kung saan dinescribe ni Pablo ang mga believers in this way. That he said, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God and Timothy, our brother, to the saints, to the holy and faithful brothers in Colossae, in Christ at Colossae. So Paul called them as saints, mga holy ones. Now, ano ibig sabihin niyan? Katulad ba ito sa ating panahon? Na lalo na sa Roman Catholicism, na kung meron kang nagawang heroic thing and you live a blameless life, ay ikaw ay nare-recognize na santo? Again, this word, it means set apart. Una sa lahat, it means ang believer ay hiniwalay, set apart sa kasalanan. So sila ay mga taong hiniwalay,
sa kasalanan at patungo sa Panginoon. Sila ay mga taong hiniwalay ng Panginoon from the world, from darkness, from sin, and they are changed and different. But also, hindi lang yan ang involved sa salitang holy sa mga believers. We're not just set apart from sin. Hindi lamang tayo nahiwalay sa kasalanan, that's the negative sense, but the positive sense of the meaning of the word holy is that we, as believers, set apart for God. Hiniwalay tayo para sa Panginoon, para sa katuwiran. And I think, Paul is saying here sa mga believers, ay binibigyan din sila ng motivation ni Paul. Bakit nila marapat isuot o i-put on yung mga graces and virtues na binanggit ni Paul in verses 12 to 17? It is because of God's gracious act of God that they become holy, therefore marapat silang mamuhay sa kabanalan, sa pag-ibig, sa katuwiran, sa mga virtues na binanggit ni Paul. And so, kung ikaw ay mananampalataya, yan ang nangyari sa iyong buhay. Nahiwalay ka sa kasalanan. Hindi na ang buhay mo ay sa kasalanan. Ikaw na ay renewed. Ikaw na ay new creation. At ngayon, ikaw ay nabubuhay para sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. Ikaw na ay bagong nilalang. Now, anong klaseng bagong nilalang? You are holy. It does not mean perfect holiness, but you are different. Separated from sin unto God. That's what happened to you. And look at 1 Corinthians, where this word holy, used. No, holy or saint is used. Now, kung babasahin natin yung sulat ni Paul, di ba, sa mga Korinto, alam nyo na this church ay troubled church. Di ba? Ang daming nilang problema at mga nagawang kasalanan. And yet, paano sila in-address ni Paul? In 1 Corinthians chapter 1 verse 2, to the church of God that is in Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all those who are in every place called upon the name of the Lord Christ, both their Lord and ours. Sila ay mga sanctified. It is in the perfect tense in the Greek that it shows to us na noong sila ay nakakilala sa Panginoon, sila ay naging banal at bilang resulta ay patuloy na pinababanal ng Diyos. They are called to be saints at patuloy silang pinababanal ng Diyos. And that's what happened sa lahat ng mananampalataya sa Panginoon like the Corinthian church. Nagkaroon tayo ng paghihiwalay sa kasalanan. Or yung tinatawag, di ba, in theology, the definite sanctification. Nagkaroon ng paghihiwalay sa kasalanan at hiniwalay tayo para sa Panginoon, para sa katuwiran. At dahil hindi pa tayo perfect sa buhay na ito, patuloy tayong pinababanal ng Diyos. Yung tinatawag na progressive sanctification. And ultimately, darating ang panahon na magiging perfect tayo, perpektong banal na tao, where we are no longer sinning and will join the other believers as Hebrews 12:23 describes them, to the spirits of the righteous made perfect. And the point is, believers are separated from sin unto God and righteousness. There's a radical break that happened in our lives. Nahiwalay tayo sa kapangyarihan at pagkakaalipin sa kasalanan. At tayo ay pinababanal ng Diyos para sa Kanyang sarili. Now, ang tanong sa atin, are you holy? Are you holy?
Ikaw ba ay banal, which means mayroong ginawa ang Diyos sa iyong buhay that you are not what you used to be? Meron ka na bang pagkamuhi sa kasalanan? Dahil yan ang marka ng mga tao na hiwalay sa kasalanan. You now hate the sins you once loved, and now you want to follow God and love the things of God. Dahil kung hindi yan totoo sa iyong buhay, that you are not holy, it means you are not a believer, and you will not enter the kingdom of God. If hindi ito totoo sa iyong buhay, ibig sabihin, you are not one of God's elect. Tulad ng ating nakita, one of the marks na pinili ka ng Diyos sa kaligtasan. Una, you believe in Christ alone for your salvation, but also you have now a changed life. A life that loves Christ and follows His will. A new life that hates sin. Is that true in your life? Tulad ng binasa kanina, di ba? Make sure. Make your election sure. You might say, well, pupunta naman ako sa church tuwing Linggo. Mabuti naman akong anak. Mabuti naman ako magulang. Mabait naman ako na kapitbahay at katrabaho. Hindi ko naman ginagawa ito, yung ganyan. Eh kung yan ang definition mo ng pagiging banal, yan ay salvation by your good works. But kailanman ay hindi ka maliligtas ng mga yan, ng iyong sariling set of rules to follow for you to be accepted with God. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, para ikaw ay maging banal, nakatanggap-tanggap sa harap ng Diyos, kailangan mo munang mabago ang iyong puso at malinis sa iyong kasalanan at ikaw ay at ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at pananampalataya tangi kay Jesus. Sa pamamagitan niya, ikaw ay malilinis sa kasalanan at magiging banal. And so if you are not a believer, ask the Lord. Pray to God, Lord, change me. Save me and make me holy. Paano ka magiging banal? Paano ka magiging bagong nilalang? Hindi sa iyong sarili, but the Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, kinakailangan mo to be in Christ. You need to trust Him for your salvation, for your spiritual transformation. Now, that leads us to our last heading. Paul described the believers, no, hindi lang sila mga pinili ng Diyos and God's holy ones, mga binanal ng Diyos, but lastly, they are God's beloved ones. Sinabi sa ating text, put on then as God's chosen ones, holy and beloved. Other translated this word as dearly loved. But literally, it means loved or beloved. Mga minahal ng Diyos. And this is an amazing description of the believers. Kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo Jesus, you are dearly loved by God. And it implies that it is God who loved us first. Now again, in the Old Testament, often makita natin yung pag-ibig ng Diyos, ang basis, ang pundasyon kung bakit niya pinili ang mga tao. For example, in Deuteronomy 4:37, sinabi niya, and because He loved your fathers and chose their offspring after them and brought you out of Egypt with His own presence by His great power. And in Psalm 78:68, but He chose the tribe of Judah which He loves. At same thing din sa Deuteronomy 5:15, Isaiah 41:8. At sa Bagong Tipan, usually sa mga epistles ni Paul that he brings together yung pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pinili. For example, in 1 Thessalonians 1:4,
For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you. Ganun din sa 2 Thessalonians 2:13 and Jude verse 1. In other words, dahil sa kanyang nag-uumapaw at dakilang pag-ibig, kung bakit tayo pinili sa kaligtasan at para sa kanyang sarili. In the word of Ephesians 1:4, in love, He predestined us for adoption to Himself as Christ, as through Christ Jesus. So dahil sa kanyang pag-ibig, He predestined, He determined, He chose us for adoption to Himself. And again, kung tatanungin natin kailan ginawa ng Diyos ito, the Bible's answer is before the foundation of the world. So kung ikaw ay in Christ, bago pa malikha ang sanlibutan, inibig ka na ng Diyos. Is it not amazing? He set His love for you in eternity past and up to eternity future. At kung tatanungin natin bakit tayo minahal ng Diyos, we will receive the same answer na binigay ng Diyos sa bayan ng Israel, kung saan sinabi niya, I love you because I have loved you. It is my own will, it is my own sovereign will and purpose. Lord, why I am loved? Why am I an elect? God will answer us, because I love you. It's my own will and my purpose. Hindi ito dahil merong nakita ang Diyos na kalugod-lugod sa atin kung bakit niya tayo inibig. No, there's nothing in us that attracts God to love us. And yet, His own will ay sinet niya ang kanyang pag-ibig sa atin before the world began. And in time, pinamalas niya ang kanyang pag-ibig sa atin. He demonstrated His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us and saved us from our sins. Brethren, let me ask you, dumaranas ka ba ng kapighatian ngayon? Ng trouble? Ng paghihirap that makes you anxious? Here's the encouragement for you. You are dearly loved by God. At dinemonstrate na ito ng Diyos nung ikaw ay rebelde pa at patungo sa kapahamakan sa impyerno dahil sa iyong kasalanan. God sent His Son to die on the cross to save you. Nang napakaganda pa dito, Paul said in Romans 8, nothing can separate us from His love. Neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God. Kung ikaw ay nagtiwala kay Jesus, God loves you with an everlasting love. Now, in conclusion, see, nakita natin ang pagkakakilanlan ng mga believers. Paul described the believers as God's chosen ones, holy and beloved. At kung ikaw ay nananampalataya, this is you, sa harap ng Diyos. This is your blessed state. Now, what should be our response? And again, this truth should lead us to praise God. Pasalamatan mo ang Panginoon. Purihin mo siya that He chose you, made you holy, love you with an everlasting love. Sino ba tayo para piliin ng Diyos sa kaligtasan? Sino ba tayo para pabanalin at ibigin ng Diyos? We deserve nothing except His wrath because of our sins. And yet in love, He chose us, made us holy and blameless before Him. Tunay na kung ikaw ay mananampalataya, you are blessed.
Just think of it, brethren. The one who chose you, the one who loved you is the God, the Creator who made the heavens and the earth. Ang Diyos na nagmahal sa iyo ay makapangyarihan sa lahat at ang kanyang pagmamahal sa iyo ay hindi makukumpara sa anumang pagmamahal in human relationships. Human love may fail us. Your spouse may disappoint you. Your best friends may fail you. Your loved ones, your children may fail you. But God, who loved us, will never fail. And if you are one of God's elect, this is your portion. This is your portion. At natanggap mo ito dahil merong hindi dahil merong nakita ang Diyos na kaibig-ibig sa iyo. No, it's all by His grace. By God, but God, being rich in mercy because of great love which He loved us even when we are dead in our trespasses, made us alive together with Christ. At kung ganito kadakila ang pagmamahal sa atin ng Diyos, it should cause us to rejoice and praise Him, but also serve Him. To give our life for Him and for His glory. Tulad ng sinabi sa ating in Him, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. It is rational. Kung ganito kadakila ang pagpapala na natanggap natin sa Panginoon, ay marapat na ibigay natin ang buong pagkatao natin, ang ating buong buhay to serve God and obey Him. Now let me make a specific application sa katotohanan again about God's election. This doctrine should lead us to zealous evangelism. This truth about God's election should cause you and me to be zealous to share the gospel. Eh, di ba, Pastor, yung mga elect lang naman ang mananampalataya kay Jesus? Bakit pa natin kailangan ituro ang gospel sa lahat ng tao? A simple answer is that hindi mo alam kung sino ang mga pinili ng Diyos. At ang tanging paraan para ang mga pinili ng Diyos ay lumapit kay Jesus ay when they hear the voice of Christ. The sheep, the elect, shall hear His voice and they will follow Him. At isa pa, hindi natin business alamin kung sino ang pinili o hindi pinili. What we are commanded to do is to teach and preach the gospel indiscriminately sa lahat ng tao. At ang matibay na confidence natin, when the elect hears the gospel, at mabisang kumilos ang banal na Espiritu sa kanilang buhay, they will surely come. Jesus said, "All the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never cast out." They will surely come. Jesus said, "I have many sheep, not of this fold." In John 10, I must bring them. That's our confidence. And the history will tell us. You know why? You know what? History will tell us na yung mga makapangyarihan na ginamit ng Diyos na mga missionaries in history ay mga believer na nangahawak sa doctrine of election. Katulad ni George Whitefield, William Carey, known as the father of modern missions, David Livingstone, a famous missionary to Africa, George Mueller, who founded many orphanages, David Brainerd, and many more. At maging si Apostle Paul, one of the greatest missionaries ever lived, sa pasimula ng church, sinabi niya sa 2 Timothy
2:10, therefore I endure everything for the sake of the elect, that they may also obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Kung hindi nyo pa ito narinig, let me tell you, doctrine of election is never a hinder to evangelism and mission work. Rather, it empowers evangelism and mission work. At ito ang ating confidence, mga kapatid. God will call His elect through the preaching and teaching of the gospel, and they will surely come. They will surely come. And for you, my friends, ang pagiging banal, loved by God, and chosen by Him, these are the portions of a true believer. But the good news is, it can be also your portion. Kung magtiwala ka kay Jesus, kung ang concern mo ngayon, o nagbabother sa iyo ngayon, eh, kung ikaw ba ay pinili ng Diyos sa kaligtasan o hindi, don't be bothered about it. Dahil tulad ng aking sinabi, paano mo malalaman na pinili ka ng Diyos sa kaligtasan? Kung ikaw ay manampalataya kay Jesus, kung ilagak mo ang iyong buhay kay Jesus para sa iyong kaligtasan and repent of your sins, and when you do that, you are one of God's elect. Nais mo din bang maging banal, mahiwalay sa kasalanan, and to be set apart unto God? Kailangan mo si Jesus dahil siya lang ang tanging makapagliligtas sa iyo sa kasalanan. Nais mong maranasan to be loved by God, the redeeming love of God. Kailangan mong lumapit kay Jesus, who demonstrated this love for us by dying on the cross, suffered there and died and rose from the dead. Ang gantong klaseng pag-ibig mula kay Kristo, ang gantong klaseng pag-ibig ang kailangan mo para maligtas. Kaya tinatawagan ka muli ni Jesus, come unto me and you will be saved. And whoever comes to me, I will never cast out. Let's pray. O aming Panginoong Diyos, what amazing descriptions of the believers laid for us here in our text. That we are God's chosen ones, holy and beloved by you. O Panginoong Diyos, let that truth sink in our hearts and move us, Panginoon, to live that identity sa aming buhay bilang mananampalataya. O Lord, tunay, such a great salvation na natanggap namin sa inyo. O Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami patuloy na maging mapagpasalaman. Tulungan niyo po kami na hindi lang ito basta kaalaman sa aming isip, that we know that we are chosen, that we know that we are made holy and loved by you. But may it be, Lord, manifested, be manifested, Panginoon, sa aming buhay, that we are indeed people chosen, loved, and holy. Salamat po, Panginoon, for reminding us of what we are before you. In Jesus' name, amen.